Oh, we're live. Share ko lang po, guys. Share ko lang yung mga itong live natin yan. Hello guys, good afternoon. My name again is Brother Adrian Milag. So, kamusta again sa ating another episode of Istoryang Katoliko. Malinaw ba ako guys? Kung narinig nyo ba ako, comment naman kayo sa baba ng video na to kung malinaw. Ayan, so very exciting yung ating guest share natin ngayon. And alam ko na sobra na naman kayo mabibless for another conversion story sa simbahang Katolika. At I'm sure may some of you baka kilala na rin to, na nakita na rin yung kanyang story kasi napanood ko yung one of his sharing sa isang Facebook post, and sobrang na-inspire ako dun sa shinare niya at yung sa conversion niya, na ever since, di ba, na since birth Protestant siya, and then yun, na-convert siya into Catholicism. So yun yung pag-uusapan natin ngayon, paano po nangyari yun. Okay. So, sabi ni Sis Mia, God bless you, Brother Adrian. Sabi ni Brother Roberto, God bless, Brad. Sabi Sis Mia, yes, klaro at guwapo pa. Tambola pa. Thank you, Sis. Sabi ni Brother Felix, ay bro, pa-shoutout naman. Keep safe. Kamusta ka, bro? Ingat ka dyan palagi. Ayan. So, di ko na po ito patatagalin. Let's all welcome Sis Aden Dura. Hello, yes po, sis. Magandang hapon. Yes, magandang araw po sa ating lahat at sa lahat ng taga-subaybay ng vlogs mo. Ito po thank ay ano po. Yes, this is the way that God is using you as an instrument na upang ma-evangelize at malaman ang buong katotohanan sa hapon po ito. Yes. And through your story, I'm sure na marami po tayong matatouch at mabibless. Yes po. So ang istorya po ng ating conversion story, opo. Simulan ko po. Siguro kung isa-isahin ko, aabutin tayo ng dalawang araw. Siguro yung medyo yung naging highlight. Yes. We need to stick to the point. So, one of the reasons of my conversion is the responsible of making the Holy Bible. Dahil simula noong ipinanganak ako, ang namulatan ko po talaga na kami ang may-ari ng Biblia. Lagi po naming dala-dala ang Biblia eh. Yung dala-dala naming Biblia, kadalasan, mga King James Version. Wala po kaming Biblia na ganito noon. Kasi halatang ang Bibliyang ito ay Bibliyang Katoliko. So, ang nakamulatan ko po noong bata pa ako, lagi pong in-inject sa aming isipan na kami ang may-ari sa Biblia. Na ang mga Katoliko ay, ano lang, kinukuha nila yung, dinagdagan lamang nila yung mga book sa Biblia. Ngunit ang katotohanan po pala nung nag-research na ako, importante kasi itong pag-research mga mahal kong kapatid. Dahil ito po yung ano eh, ito po yung Yahweh o Kina, magiging Katoliko po ako dahil nung dumalalim na po ng lubusan ang
pag-aaral ko sa doktrina ng Katoliko, doon ko po nalaman na it was Pope Damaso who instructed Saint Jerome to gather all sacred scriptures and translated it to Greek and Latin, dahil nung unang araw, ito po ay Septuagint translation. At ang Septuagint translation, kunti lang po ang nakaintindi. Kaya, itong si St. Jerome, 30 years po niyang tinatranslate ito sa Cueva ng Jerusalem. It was 365 AD. At ang katotohanan po ito, mga kapatid, alam namin itong pangalang St. Jerome. Ngunit, ang tanong ko po noong unang panahon ng Protestante pa po ako, sino kaya itong Jerome? Sabi ng senior pastor namin, ay, ang importante, basahin natin ang banal na kasulatan at isabuhay natin ang salita ng Diyos. Huwag na nating set aside kung sino man yung Jerome na yan. Ngunit nung nagsimula na akong manaliksik, mga kapatid, ito pa lang si St. Jerome at si Damaso ay mga santos pala, santo na Katoliko. Kaya para bang may halong deception sa aming turo noong unang panahon, ito po 'yon ang sariling karanasan ko, ha? Hindi ko po tinitira yung ibang Katoliko at ibang mga sekta dahil ecumenism ngayon, 'di ba, brother? At saka nalaman ko din, yes, at saka nalaman ko din na itong responsibilidad ang gumawa pala ang responsable pala sa paglagay ng chapters and verses, ito pa lang si Cardinal Hugo Di Caro at saka si Stephen Langton. At ito pong si Tertullian, siya po ang nagbigay ng pangalan ng New Testament. At saka si Pope Siricius naman ang nagpangalan sa banal na aklat na Biblia. Ito po ang katotohanan na aking natuklasan nung naging Katoliko na po ako. Malaki po itong bahagi sa aking buhay na matuklasan ang buong katotohanan. Meron naman kaming katotohanan noon, brother. Meron naman kaming katotohanan noon. Mabasa natin yan sa Catechism of the Catholic Church 820 o 818 na meron ding ibang elements sa ibang sekta, elements of salvation. Kaya nga, tayong mga Katoliko, we do not condemn them. Instead, we extend love and prayer unto them dahil parte po sila sa kaligtasan. Amin po ba? So, yun po, brother, ang unang rason . At natatawa nga ako dahil first time nung nagatin ako ng mass, alam nyo ba, brother, napaka-awkward yung ginawa ko dahil ako lang yung nakatindig. Dahil hindi uso sa amin ang lumuhod. Dahil ibang kahulugan sa amin ang pagluhod. Para sa amin, kung lumuhod ka, lalong-lalo na nasa harapan mo ang isang imahe ng santo, ayun na po ay Diyos-Diyosa na. Kaya, nung nag-attend po ako ng mass, it was my first time na nahihiya na talaga ako ngayon kapag maisip ko ang mga karanasang yun dahil ako lang yung nag-iisang nakatayo, hindi po ako lumulod. At doon ko po nakita na talagang ang mga Katoliko kahit hindi man majority ang nagbasa sa Biblia, ngunit para sa mga Katoliko, itinuturing po itong banal at saka sagrado dahil ika nga, ang mga pare, after nila basahin ang Biblia, hinahalikan nila ang Biblia. Di po ba, brother? Yun po ang wala sa amin. Yes po. Yun pero po ang paano po, amin. Ano po yung nagbukas na, ano po talaga yung nagbukas ng puso niyo? Paano talaga yung nagkaroon ng transition? May certain na experience po ba kayo? Ganito po yun. Paano po nangyari? Unang-una sa buhay natin, di ba, may mga instrumento talagang ginagamit. Brother, ayun, naputol na naman. Si Brother Noe. Tapos, maliban kay Brother Noe,
ay si Tatay Dudong Limchua. Speaking of Tatay Dudong Limchua, hindi ko ano yan, hindi ko makalimutan yan dahil doon po ako simula sa community po nila. So yun po, hindi po nakakaalam, kapatid po siya ni Brother Noe Dora. Yun po ang simula na naghanap po ako ng puong katotohanan. At sabi ni Brother Noe sa akin na ito ang katotohanan. Nasa simbahang Katoliko, hindi pa rin ako naniwala dahil ano eh, nagdadalawang isip po ako. Dahil yun nga, sa dinami-daming reliyon, bakit ang Katoliko ang napili ng brother ko? Yun ang tanong ko. Bakit sa dinami-dami ng reliyon, bakit ang Katoliko napili mo? At saka, ano, alukin mo akong, ano, sasama sa iyo, makinig. Ba't naman ako makinig? Di ba? So, yun po ang pasimula. Inalok ako ni Brother Noe na makinig sa mga turo ng, ano eh, doktrina ng Simbahang Katoliko sa pamamagitan ng Oasis of Love Community here in Cebu City na pinanguluhan ni Tatay Dudong Limchua. So, yun po ang simulan ng pagiging Katoliko ko at doon, naranasan ko at napakinggan ko ang buong katotohanan at saka ano din, I work out my own research. Dahil sa isang community po, hindi naman lahat ano eh, makater nila ang gusto mo. Sa amin kasing mga Protestante, nariyan na ang salita ng Diyos. Ngunit, ibang twist itong nangyari sa aming mga pastor na naging Katoliko. Alam na namin ang Biblia, ngunit ang hindi namin alam ang buong katotohanan na ang Biblia palang original ay galing sa Katoliko. Kami palang mga Protestante noon, gaya-gaya lang. Kaya ayon sa Catechism of the Catholic Church na lahat ng all the faith and teaching subsist in the Mother Church. Kaya yun po ang, ano eh, I stand firm na ito pong Katoliko ang siyang, ano eh, source of all the truth. So yun po mga kapatid, at saka nagpapasalamat ako kay Brother Noe na itong kapatid ko ang siyang dahilan na, ano eh, makapasok ako sa tunay na simbahan, sa totoong simbahan, na hindi dating simbahan. Ngunit ito po ang pinakalumbang simbahan, inang simbahan nating lahat. So yun. Bali gaano po katagal yung naging transition yun? Unang-una po, hindi naman agad-agad na maniwala ka, di po ba? Kasi kaming mga pastors, tulad ng asawa ko, grabe yung observation namin. Naroon din yung pagtataka at saka pagdadalawang isip dahil yes, the source of truth nasa Simbahang Katoliko. Ngunit makita namin na nako, sa ayaw natin sa hindi, ang dami talagang makasalanan ng Katoliko, di po ba? Yan po ang number one na nagtatanong po ako. Ito nga ang totoong simbahan, pero bakit ang parang 80% eh, out of 100%, halos makasalanan ang mga tao dito sa Simbahang Katoliko. Doon po ako nagtataka mga kapatid. Kaya nga, one day, isang araw, yun nga, hindi ako agad, ano eh, nagiging active sa pagiging isang Katoliko. It takes maybe 3 years. No, it takes 3 years dahil I was converted last March 4, 2008, but I was active evangelizing here in the Catholic Church in the year 2011. Yan po, doon ako na active. So hindi pala kagad yung ano, hindi mo pa pala talaga full. Ang dami ko pang pinag-aralan, ang dami ko pang pinag-isipan, ang dami ko pang ano eh, inoobserbahan. Ngunit, ang
ang pag-obserba ko po, ang mga napakinggan ko pong aral, mga kapatid, parang ito ay isang seed na na-plant sa aking isipan at sa aking puso, na ang seed po na ito, unti-unti po itong tumubo sa pamamagitan ng cooperation ko po. Dahil without my cooperation, hindi tutubo talaga ang seed na na-plant sa aking isipan at saka puso. Dahil, nagbasa talaga ako. At noong 2014, nagbalik-aral talaga ako sa Cebu City Technological College in order to research the truth. Dahil noong unang panahon, alam mo ba, brother, hindi pa high-tech ang cellphone natin. Hindi pa high-tech, kaya tama. Mahirap mag-Google search. So, ang pag-research ko nakasalalay sa books. Kaya it takes time na I will proclaim the truth, na magiging strong and firm ako bilang isang Katoliko. Hindi agad-agad ang transition period ko upang maging Katoliko. So yun po, nag-aral ako at sa awa ng Diyos, natuklasan ko po doon sa library ng CTU, State Technological University here in Cebu City, na nabasa ko doon sa World Almanac and Book of Facts, page 710, that Jesus Christ is the founder of the Roman Catholic Church, and this is the church who venerates the mother of Jesus. Doon po ako na-touch, mga kapatid, sa sariling sikap po na pagbabasa, at doon po nagsimula na mag-grow na po itong seed na na-planted po sa aking isipan at sa aking puso. At saka, masayang-masaya ako dahil ang mga kaklase ko po, naturuan ko din yung mga kaklase ko po noon. So it takes 4 years sa eskwelahan, at nagiging parte po ako sa school campus. Nagba-Bible study, nagbigay ako ng Bible study sa mga estudyante doon, because the school campus director allowed me to preach the good news in the school. So yun po, doon po tumatag ang nampalataya ko sa simbahang Katoliko. So yun po, Dada. Bali, di ba si katulad po ni Brother Noe, na ang dami niyang mga rebulto na nasira. Ganun ka din po? Ganun po ka. Ganun po noon. Kasi bata pa ako noon, brother. Ang nakita ko lang sa amin, parang takot. Ang ramdaman ko noon, takot. At saka parang nandidiri kami sa mga mukha ng rebulto. Tapos ang nasa isipan namin, lahat ng magta-touch nito, lahat ng magbigay ng pagmamahal ng mga rebultong ito ay pupunta sa impyerno. Kaya marami talagang winasak na mga rebulto nung kapanahunan namin. So siguro one of the reparation is that we need to share our conversion para mabayaran namin yung ginawa namin noon. Tsaka kahit ako, nakikipagdebate ako sa mga kaklase ko noon, na talagang, kami lang talaga ang maligtas. Ngunit kung isipin mo, ilan lang kami sa aming simbahan, di po ba? Oh. Ilan lang kami sa aming simbahan. At, proud na proud kaming magsabi na, kami lang talaga ang maligtas, kayong lahat ng mga Katoliko pupuntang impyerno. Yun po ang nakaukit sa aming isipan, dahil yun po ang katuruan simulat sa pool nung ako'y ipinanganak. So, kaya, paano mo pa pala na embrace yung Mama Mary na makonvert ka sa journey ka na Katolik? About Mama Mary po? Ayan. Opo, mahirap po yung tanggapin si Mama Mary noong unang panahon. At it was a long process, dahil nakasanayan na kasi namin na mandiri sa kanya. Nandiri talaga kami, dahil yun po ang turo. At maliban sa pandidiri, takot po akong makita ang mukha ni Mama Mary.
Grabe yung turo sa amin, mga kapatid. Yun po ang turo sa amin, kaya isiniwalat ko po ito dahil ang daming katulad kong ngayon na nandoon sa probinsya namin. Ito po kasi ang turo namin. Takot na takot po akong tumingin sa mukha ni Mother Mary, kaya nung ano eh, totoo talaga na ang mga kahirapan sa buhay, ito ang magtuturo sa atin upang mamulat sa katotohanan. Dahil nung ano na ako, nabinyagan na ako ng Katoliko, nagdadalawang isip po ako sa tinatawag na intercession ni Mother Mary. Dahil, yes, naniniwala ako na totoo itong mga teaching sa Katoliko, ngunit paano ako maniwala kay Mother Mary? So yun po, nung nagkaroon na po ako ng problema, dahil ano eh, problema sa pamilya, dahil kapos sa pera, tatlong mga anak ko, doon ko na po sinubukang kausapin si Mother Mary. Alam mo, brother, nung kinausap ko si Mother Mary, biglang hinipo po ang puso ko. Dahil yung kinausap ko po siya, sabi ko, Mother Mary, patawarin mo talaga ako. Hindi ko po talaga alam ang katotohanan. Ngayon ko lang talaga alam, nung naging Katoliko na ako, na malaki pala ang role mo sa salvation. Yun, umiyak talaga ako nung mga panahong iyon, brother. Dahil ano eh, iba pala kapag ang kausapin natin ang ina. Iba pala talaga. Kaya doon po ako natuto. Mula noon, natuto akong mag-rosary. Dahil hindi po ako marunong mag-rosary. At saka, hiningi ko talaga kay Mother Mary na sana makamemorize po ako ng Our Father, dahil hindi ko kayang i-memorize yung Our Father. At hanggang na-memorize ko po yung Apostles' Creed. At yun, masayang-masaya na ako. At one day, doon po sa prayer room ng Santo Niño de Cebu, lumuhod po ako doon. Sabi ko, Mother Mary, ano eh, kumpleto na talaga ang paniniwala ko sa iyo kapag masubukan ko po yung kapangyarihan ng iyong intercession. At yun, ang hiningi ko sa kanya, sabi ko, Mother Mary, sana magiging salutatorian ang anak kong babae, yung panganay, dahil graduate na po. At yun nga, salutatorian talaga yung panganay kong babae. At nung ano na, closing remark na graduation na, sabi ko, biglang naisip ko, bakit hindi na lang valedictorian yung hiningi ko na igagrant pala ng mahal na ina. Yun po ang naisip ko, mga kapatid. Kaya hanggang ngayon, ang pagrosaryo ko at ang paghingi ng intercession to our beloved Mother Mary strengthens me to persevere, especially during this time of pandemic. Yan po, mga kapatid, ang katotohanan. Ano talaga, naranasan ko talaga itong kapangyarihan ng intercession ng mahal na ina. Yun po ang amen. So, after po nun, doon na nagsimula yung, di ba, paano po yung naging journey nyo nun? Di ba, magkapatid po kayo ni Brother Noe. Sabay po ba kayo nag-aaral? Paano po yung naging ganito journey? Ganito kasi, single po siya, ako, married. May mga, ano, iba yung ano niya. May mga invitation siya. Ako din, meron din. Ngunit, madalas lang po sa akin dahil ano eh, nag-aaral ako at saka may mga anak ako. Iba't iba po ang aming karanasan. Unang-una, iba't iba po ang sistema namin. Dahil sa kanya, nag-aaral siya ng kanyang sarili, ako din, nag-aaral din. So yun po, mga kapatid. Dahil ang pag-aaral talaga ng doktrina natin sa Simbahang Katoliko, hindi natin pwede yan makinig lamang sa isang speaker, makinig lamang, lalong-lalo na sa aking brother Noe. Yes, nagpasalamat ako sa kanya. Ngunit, minsan, hindi ako makapaniwala. Ngunit, naroon ang banal na Espiritu Santo
na mag-akay sa atin upang dalhin tayo sa tamang daan. Yun po. Minsan nga, masabi ko sa aking sarili na, bakit nga pinili ko po itong simbahang Katoliko? Hindi naman ako gumaya sa aking brother, hindi talaga ito gaya-gaya lang, brother. Hindi po ito gaya-gaya lang na, ay, gayahin ko po itong brother ko dahil ano eh, ano na ngayon eh, trending na eh. Hindi po. May iba-iba po kaming karanasan. Kaya nga, ano eh, ang karanasan ko po, unang-una, inaakay ako ni Brother Noe. Pangalawa, sariling sikap na pananaliksik ko po sa doktrina ng Katoliko. At saka, pangatlo, itong mga ano natin sa buhay, mga karanasan natin sa buhay, kahirapan, ito po yung magsilbing daan na magiging ano tayo, mature tayo sa ating ano pananampalataya. At saka nagsimula na rin po akong ano, meron na po rin akong sariling evangelization na magkahiwalay na po kami si Noe dahil nasa Luzon po siya, ako naman dito sa Cebu City. So kahit magkahiwalay po ang aming evangelization na ano namin pag preach, ngunit iisa pa rin ang ano eh, isang Panginoon, isang simbahan. Yun ang pinakamahalaga. Hindi tulad sa amin noon na grabe yung ano, Protestantism namin na pananampalataya, yung simbahan namin nung nagkaroon na ng ano eh, misunderstanding. Ano agad? Divided agad. So ito po ang essence sa simbahang Katoliko. Tulad namin ni Noe, dahil single siya, nandoon po siya sa Manila, meron din siyang kanyang jurisdiction. No, kahit saan, meron din siyang kanyang ano eh, preaching schedules, ganun din po sa akin kasama ang asawa ko. So ito po yung nagsilbing ano paraan upang makapersevere po. Tatayo po tayo sa gitna ng pandemya. Amen po. Amen. Bali, di ba po, na-convert ka na, ano yung pinakamatinding persecution na na-experience mo? Na nung naging Katoliko na po. Ang matinding persecution po, ganito. Ang mga kasamahan namin noon, sinasabi nilang, baliw na daw kami. Ay, baliw na ang mga taong yan. Ano na yan? Dahil sa nangyari sa kanila ngayon, nagiging Katoliko, baliw na yan. Ano na yan? Ibang espiritu na daw. So, it is an oral ano eh, persecution eh. So, sa pamagitan ng mga madahas na mga salita. At saka, ano eh, yung ibang kasamahan namin noon, ano lang naman, yung iba lang din, pero yung iba naman, ano din masaya dahil bumalik kami, nandito na kami, tagpuan namin ang simbahang Katoliko. Ganun lang din sa buhay natin, may mga persecutions, asaka hindi na tayo pwedeng, tulad sa akin, hindi, ano na eh, parang meron ng agwat sa mga kaibigan namin noon na, ano eh, Protestante, na meron ng bridge. Hindi ka na ano eh makahingi ng prayer dahil Katoliko na nga kami, sila ano na, kaya nga masakit man ang katotohanan na i-persecute na pangalan ng baliw, ngunit masaya naman kami ngayon kahit sino'y pinangalan ng baliw, kami lang ang baliw na naka-Amerikana. Di po ba? So, okay lang sa lahat lang nag-persecute sa amin. Maraming salamat sa persecutions niyo dahil yun po ang simula ng pagtayo namin bilang isang Katoliko upang magkaroon kami ng kalakasan. Ito po yun ang ano, nagsilbing strength namin, ang inyong persecution. Sige po, salamat. Amen. Ang galing. Di ba, bali maraming taon na nung simula naging
Katoliko po kayo. Meron pa rin po ba kayong mga tradition or practices na Catholics na medyo uncomfortable ka pa din or totally okay na po sa ila? Ay, para sa akin naman, naintindihan ko na po ang lahat. Lalong-lalo na, ano eh, especially may mga, di ba, ang daming fiesta natin. Hindi ako komportable, lalong-lalo na sa isang, ano eh, sa isang chapel na, imbes na ito ay, nagpifiesta tayo to honor, to celebrate, in memory of that said saint. Ngunit, ang mga activities, show ng mga gay, yun, nagdi-disco, yun, hindi po ako komportable. Pero, ano eh, tanggap ko na po na naintindihan ko naman po. Yun lang po, hindi ako komportable sa mga ganun eh, na tuwing magfi-fiesta, ano eh, mas ano pa, mas pinapahalagahan pa yung disco at saka gay show sa kapilya pa mismo. Yun po ang hindi ako komportable. Ngunit naintindihan ko naman dahil ano eh, may kakulangan din naman tayo. Di po ba? So sa ating simbahan, hindi naman tayo ano eh, hindi naman tayo masyadong sinasabi na very strict. May free will nga tayo eh sa simbahang Katoliko. So yun nga, parang nababastos lang talaga ako pag makita ko ang isang kapilya na may nagdisco, manako, may pasyon-syon ng mga gay pa, grabe naman. Pero hindi naman ako nanguhusga sa mga gay. May chance pa naman silang ano eh, magbago dito ba? Hindi naman lahat gay. May masamang ano eh, ginagawa. Tama. So yun po. Tama po. Parang nawawala essence nung celebration, di ba? Yes. Hindi napunta yes. Sa center. Mm-hmm. Kaya nga, tama naman. Tulad din ngayong ano eh, di ba coming na po yung November 1? Yes, so... Tuwing November 1, yes, maalala natin ang mga mahal natin sa buhay, yung mga santo. Kasi All Souls and All Saint, All Saint Day. Ngunit, nandun pa rin yung mga mahal nating mga Katoliko na parang naroon pa rin ang old tradition na magbibigay ng mga pagkain sa mga altar. Kaya it needs education talaga. Yun po talaga ang tama. Dapat gawin bilang motivational speaker. It is our responsibility to, ano eh, to talk to them, to teach them na ito po ang dapat nating gawin. Huwag nating gawin yung mga lalong-lalo na mga superstitious belief. Di po ba, brother? Ang dami yan ngayon, kahit kami noon, protestante. Gumagawa kami ng mga, ano, ganun eh. Yung paglalagay ng dugo sa noo, tuwing my birthday, ginagawa namin yan nung protestante pa kami. Kaya nung naging Katoliko ako, dumaan ako ng matinding proseso. Binasa ko talaga lahat nakalista doon sa confession list. Naroon po, I undergone the process. Kaya nga pala, kahit protestante or katoliko man, kapag kulang sa aral, hindi talaga tayo mamumulat sa katotohanan. Ayun po. Tama. Mm-hmm. Bali yung, kaya po kita nakilala dun sa video na napanood ko. Ang ganda nung sinabi mo dun, yung sa Facebook, yung daming views din nun eh. Ang ganda nung sinabi mo dun regarding sa saint. Pwede mo bang ma-share ulit? Okay po. Oo nga. Doon kasi yon sa Benguet. Sinabi ko kasi doon na ang totoong simbahan. Sa Baguio po yan? Sa Baguio? Sa Baguio po. Kay Father Rolly Buasen. Sa Benguet po. Ito doon Benguet. Sabi ko po doon na ang totoong simbahan ay naroon po ang lahat ng katotohanan, buong katotohanan. Dahil ang simbahan pong ito, nakatulad nung sinasabi ni Jesus na ikaw Pedro, sa babaw po nitong bato, you build my church. Yun po. I will build my church. Sinabi po yun ni Jesus, kaya
ano po ako, kumbinsido po ako na nung sinasabi ni Jesus, sinasabi niya kay Pedro, at ito po ang dahilan kung bakit nagiging Katoliko ako, dahil ang libing po ni Pedro nandoon po sa simbahang Katoliko. The Catholic Church is the custodian of the relics of St. Peter. Kaya yan po ang nagsilbing ano, patunay na kung ano mang simbahan na nagiging custodian sa lahat ng mga relics ng mga apostles, ang siyang totoong simbahan. At saka, ang simbahan ito, kahit ang mga ano, archaeologists, sila din po yung nagpapatunay na authentic po ang kanilang information, na talagang itong mga relics at lahat ng mga biblical supports and evidences ay nandyan po sa Vatican. Kahit na po ang ating mga lumang mga kasulatan, banal na kasulatan, nariyan po sa Vatican. Kaya po, ito po ang nagsilbing nagiging ano po, daan po sa akin upang maniwala na ang totoong simbahan ay nariyan po ang lahat na mga ebidensya ng mga authentic na mga relics ng mga ano eh, mga apostles natin. So hindi natin makikita ito, hindi ko ito natagpuan sa aming simbahan noon. Hindi ko rin ito matagpuan sa ano, kasi nag-research kasi ako eh. I didn't found it to the other churches. Ngunit dito lang sa simbahang Katoliko. 'Yun po. Kumbaga walang naging saint sa iba, di ba? Walang ganun. Walang Saint Martin Luther. Walang ganun. Doon kay Saint Martin Luther, wala din eh, hindi nakakonect. Dahil ang ano eh, simbahang Katoliko kasi, ang kaniyang ano, history, hindi naputol. Walang ibang relihiyon na makatuklas o makapagbigay ng complete information sa kaniyang ano, originality. Hindi naputol po ang history ng simbahang Katoliko mula kay Jesus Christ, galing sa mga apostles at hanggang sa ngayon. Dahil dito sa aming simbahan noon, hanggang sa amin lang. Hindi po talaga ano eh. Hindi po na talaga na ano eh, na hindi namin ma-appreciate, hindi ko din mapatunayan na ang simbahan namin ay universal, itong sinasabi sa Romans 1:8. Dahil ang simbahan namin noon ay hanggang sa barangay lang namin, hindi nakapunta sa ibang syudad. Kaya ito po din ang isang dahilan kung bakit naniniwala ako sa sinasabi sa Romans 1:8 na ang pananampalataya na galing kay Jesus ay naisiwalat na sa buong sanlibutan. At ang pananampalataya po ito, ang pananampalatayang Katoliko. Wala na pong iba. Amen. Amen. May tanong po dito si Mab. Sabi niya, question po si Sadden, nung na-convert po si Brother Novi, sabi niya he experienced persecution from his own family. Ano po ang persecution na nagawa niya sa kanya nung bagong convert siya at matatag pa kayo sa Protestant Church? So I need to clarify the issue, no? So pag sabihin nating pamilya, generalize yan. Ano eh, at yes, kasama na parents, sister. So I need to clarify the issue. Ang nag-persecute lang talaga sa kanya, meron talaga itong isang brother ko. At saka yung papa ko noon, tinatanong siya, tinutulog siya. Ako naman nananahimik lang ako sa ano eh. Nananahimik lang po ako noon kasi bunso. Ngunit, yes, kasi bunso eh, nananahimik lang. Sa akin lang nakikinig lang ako at saka I'm very obedient naman. I'm very obedient naman sa mga kapatid ko. Kaya meron talaga siyang naranasan na persecution. Hindi ko lang banggitin kung sinong kapatid ko, pero hanggang ngayon ang kapatid ko po ngayon Protestante pa rin siya. Siya na lang yung nag-iisang hindi pa naging Katoliko. Ngunit ang maganda nito, hindi na siya nanonoliksa sa amin. Hindi na niya kami dinidebate, hindi na niya kami ano eh kinu-question sa aming paniniwala ngayon. Siguro noon, ano lang siguro, naninibago lang siguro yung kapatid ko, pero
ano, help us to pray na balang araw maka-convert din po siya. Yes, so yun, pagdadasal natin yan. Yes po. Tsaka may isang kapatid po ako na babae na ano siya, mas nauna pa siya kay Brother Noe. Kasi nag-attend po siya ng ano eh, ano ba yun, yung isang community. Ngunit ano lang, ang conversion niya is silent lang. Ang nagiging popular na conversion ngayon ay kay Brother Noe. Yung sa isang kapatid ko, silent lang po ang kanyang conversion. Ano po siya? She joined the BLD community ahead from Noe. Nice. Yes. She joined BLD community ahead from Noe. Kasi si Noe, ano eh, year 2007 si Noe, yung kapatid kong babae, parang year 2005 yun. Galing, so, mas nauna pa yung... Pero, well, di talaga siya vocal dun. Di nyo siya nahalata. Nawala. Tahimik lang po yung kapatid kong babae. Kahit nga ngayon, hindi na siya nag-active to evangelize, hindi na siya active to preach. Na ano lang siya, nasa bahay lang po. Pastura din. Galing, pastura galing. Din at siya. Full-fledged pastura talaga siya dahil ano eh, may ano talaga siya, diploma talaga siya, 5 years in the seminary yung isang kapatid ko. So, ang nagiging popular ngayon, si Noe, dahil si Noe itong ano eh, marami ding mga invitation. Kaming dalawa ng kapatid ko, silent lang po. Silent lang. So, yun po. Tanong ko na din po, di ba, may na-share siya sa akin na interview ko siya, yung kaka-convert niyo lang daw as family. Tapos na-experience, nagkaroon ng sunog. Ah, yes. Ang bakit ko talaga, nasunog. Anong po naramdaman niyo nun? Di ba kayo nag-hesitate? Parang mali ba itong pinasok? Parang gano'n. Hindi ka ba nakaramdam ng gano'n? Sa akin naman, dahil naintindihan ko po ang lahat, ng sakuna na pwedeng maranasan natin sa buhay, okay lang sa akin. Ngunit, iba ang kahulugan ng mga tao eh. Sabi nila, ay nako, minalas na sila dahil nag-convert sa, ano, sa ibang relihiyon. At ang pinili, ang Katoliko pa, kaya nga, bagay yun sa kanila, nasunog. Year 2014, nasunog po ang bahay ko at saka bahay ni Brother Noe. Ano, nag-umpisa po kami sa wala at hanggang ngayon nga, ang bahay ko ngayon nga, eh, hindi pa natapos. Ngunit, ano, happy pa rin ako dahil kahit sa ganitong simpleng buhay, okay lang sa akin, ang importante, narito na ako sa totoong simbahan, narito na ako sa katotohanan, narito na ako, kasama ko kayong lahat. Amen. Yun po. The fullness at saka ang napaka hirap tanggapin pa si Brother Noe, hindi binigyan ng part of a ano ba yung slot ng loop man ng ano ba tinatawag doon ng slot of land ba yun, hindi siya nabigyan doon sa ano namin nung pagkasunog, na hindi siya binigyan ng mga ano namin, mga ng grupo ng isang urban poor. Hindi siya binigyan after the fire. So, may lesson pala yon na kung kaya nating ano eh, i-let go ang isang bagay, bibigyan pala tayo ng Panginoon ng bago. Kaya kahit hindi sino yung nabigyan ng lote doon, sa nasunog niyang bahay, God nasa village pa. Yun po ang ano, nakakatuwang ano eh, karanasan ni Brother Noe. Amen. Meron pang persecution eh. Samahan din nating mga Katoliko, ang dami ding persecutions eh. Kahit nga ikaw, maraming persecution sa buhay mo. Nakasamahan natin.
Tama. Diba? Oo. Tulad namin, daming persecution, mga kasamahan pa namin. Minsan nga, kapag magkamali tayo ng diction and enunciation, pronunciation, ano pa, batuhin pa tayo. Hindi natin maano yan eh, makaligtaan yan eh. Minsan kasi, Cebuano kasi kami, si Sinuwi nga eh, pinipersecute sa kanyan. The way he talk, pinipersecute eh. Yes, yung mga hypocritical. Pinipersecute hanggang ngayon, pinipersecute pa rin. Walang katapusang persecution. Nariyan yan sa palibot natin. Ang tanging gawin lang natin, to fight the good fight with the Lord. Patuloy lang po tayong ano, tama. Patuloy lang po tayong buhay ng mapayapa at saka gawin ang kalooban ng Diyos. Kahit we are in the midst. Medyo napuputol lang. Ano po ulit yun yung sinabi mo kanina? Yung bago naputol. Yung ang sinabi ko po, ano po? Yung bago po naputol. Yung may sinasabi ko po. Putol. Ay, ang sinabi ko po kanina na so, I repeat no, na kahit sinuwi anong nagkaroon na kami ng sunog, hindi nabigyan ng loting, ngunit God provides him a new home in Paranaque. Kaya sa mga persecution and saka within the perimeter of the Catholic Church, sa mga kasamahan natin at saka sa labas, sa mga ibang sekta, normal lang sa atin yung persecution. Strength upang tayo ay tumayo, mamuhay ng mapayapa at masaya kasama ang Panginoong Hesus at kasama si Mother Mary. Yun po. Amen. Bali, ano po yung magiging siguro last or bago tayo mag-end? Ano po yung magiging message mo sa mga nandito na sa Simbahang Katoliko? Kasi actually kayong mga converted pastor, sobrang naging blessed. Sobrang putol-putol ano po. Opo. Bali, sobrang naging blessing po kayo sa simbahang Katolika at mas na-appreciate namin yung kung ano meron na kami, 'di ba? Kasi katulad sige po, putol-putol po ano kasi po kayo eh. Opo. Ano po yung magiging message mo sa mga nandito na mga Katoliko na medyo nanghihina sa kanyang faith? Ganito lang. Sa lahat ng mga kasamahan nating Katoliko na medyo nanghihina, huwag niyong ano, gawing negativity yung panghihina niyo. Ito po yung magiging magsilbing paraan upang tayo po ay magsimula ulit at makinig at saka, 'di ba? Sa ating mga surroundings, nariyan na ang libo-libong ibang sekta. Libo-libong mga relihiyon. Kung may pumunta man sa inyong bahay na mag-alok ng Bible study, ano na lang, sabihin nyo lang, maraming salamat dahil natanggap na namin si Jesus at maliban sa natanggap namin, mahal namin ang mahal na ina. Ito po ang tunay na relationship na sinasabi namin noon na if you build a relationship with Christ, we need to love His mother. Kaya, ang mga Katolikong nanghihina ngayon, natural lang po yan. Dahil, may mga panahon na ganyan. May mga panahon na masaya tayo, may mga panahon na malungkot tayo, may mga panahon na sa may mga panahon sa kamatay, may panahon sa pag-aaway, may panahon sa pag-iibigan, may panahon sa, ang lahat ng panahon ay naaayon po. So, sa inyo pong lahat,
mananatili po tayo sa Simbahang Katoliko. Kung may mga katanungan man kayo, huwag kayong magtanong doon sa ibang sikta. Doon kayo magtanong sa mga kaparian, doon kayo magtanong sa mga theologians, Catholic theologians, na makapagbigay sa inyo ng wastong kasagutan. Huwag itanong sa ibang sikta dahil dadalhin kayo sa ibang daan. At amen. Magsimula yan na magiging confused na po tayo. Kaya manatili po tayo sa tinatawag na you must listen to the voice of the Holy Spirit. And the voice of the Holy Spirit has the substance of obedience, humility. Dahil kapag makinig tayo sa ibang voices, naroon po ang voices of pride. Kaya ito po ang nagiging karanasan ko sa buhay, na nung Katoliko po ako, anong Protestante po ako, parang pride po ang nangibabaw sa amin, na parang kami lang po ang may alam. So, kayong nanghihina dyan? Balang araw, din kayo, lalakas din tayo. Huwag kalimutang, ito lang ang tips. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Be not wise into your own eyes, fear the Lord and depart from evil. That is Proverbs 3, 5 and 6. At saka, nandito na po lahat sa ating mga Katoliko ang buong katotohanan. Kung nag-man tayo, matamlay man tayo, nariyan si Mama Mary. No? Nariyan si Mama Mary, we can ask her intercession. Nariyan ang mga patron saint natin, our personal patron saint, according to our birthdays. Yan po ang kahuli-hulihan kong kaalaman sa Simbahang Katoliko, that I have to choose my own personal patron saint. So ito po ang nagpapalakas sa akin tuwing maramdaman ko po ang panghihina, to ask the intercession of my patron saint, especially Saint Vicente Ferrer. Alam mo ba, brother, na itong Saint Vicente Ferrer, yes, pita mabilis na hingin ng intercession? Bakit? Experience bakit ko talaga yan. Yes, experience ko talaga yan. Kaya, yung mga nanghihina, try to ask the intercession of Saint Vicente Ferrer, because that is my experience. Ngayon ko lang siya narinig. Saan po siya? Si Saint Vicente Ferrer, oo. Yes, Saint Vicente Ferrer, may pakpak po siya. He has the prayer and speed intercession. That is proven and tested. Kasi last week, yun po ang ginawa ko. At yung mga nakaraang buwan, yun po, nag-novena po ako sa kanya. Tapos, I follow his instruction na I have to go to the mass and doing the right thing to apply the word of God in a righteous manner. So, talaga, huwag panghinaan ng loob, dahil ang dami na ito'y pwedeng hingan ng kalakasan. Isa na yan ang pagbablog mo. Magiging kalakasan namin yan. Thank you. Actually, yung sa'yo din, di ba? Sobrang daming natutulungan ng nung gagawin mo. Actually, nagsimula ka na ng vlog. Tama po. Oh, po yan? Very basic po yan. Very basic po yan. I-share ko sa kanila ngayon eh. Yung ko ngayon, YouTube channel ko ngayon is... Okay, subscribe po kayo sa YouTube channel ni Sis Adura YouTube channel. Yes po. Ayan, so nag-upload po siya dyan ng mga vlog about Catholic faith, and yung mga naging experience mo ng conversion mo. Ayan, so yes, subscribe po kayo sa kanya. Ayan, i-share ko na rin po yung link sa baba. Yes po, salamat po. Bari, my last question po, sis. Bakit mo po mahal ang pagiging Katoliko ngayon? Mahal ko po ang pagiging Katoliko ngayon dahil ito po
ang the first and last na simbahan na natagpuan ko na nagiging Mother Church. So siya po ang inang simbahan, dahil ang simbahan ko po noon, anak pala ng simbahang ito. Kaya feel na feel ko po ang pagmamahal ng simbahang ito, dahil ano eh, nakaka-touch po, nandito po ang banal na espiritu sa pamamagitan ng ating Santo Papa. Doon pa lang sa kanya, makikita natin the true shepherd. Makikita natin ang aura sa isang shepherd na naroon ang presensya ng Diyos, naroon ang pagmamahal, naroon po ang dakilang awa na maaaring makontaminate sa ating sarili. Kaya mahal na mahal ko po ang simbahang ito, dahil ang simbahang ito ang nagsisiwalat sa katotohanan na ito po ang simbahang One Holy Apostolic Catholic Church. Yun po, brother. Amen. So, ang ganda nung naging conversion story mo, sis. At I'm sure marami po sa atin ang yung mga nanonood ngayon at yung manonood pa nito sa YouTube. Sobra po silang mabe-bless at ma-inspire sa naging conversion story niyo ni Brother Noe Dora. Diba? Sana po sa lahat ng mga convert, no? Katulad ngayon, brother, no? Na nag-iisang babae na lang akong active na nagiging evangelizer from converted pastor to the Roman Catholic Church. Sana. Of our brothers and sisters. Yun po. Okay lang po ulitin kasi nawala ka po. Mukhang maganda yung sinabi mo. Ah, balik po. Parang putol-putol kasi. Yung kanina po, naputol ka po eh. Okay lang po na ulitin mo. Mukhang maganda po yung sinabi mo. Sige po. So sa lahat po ng mga converted pastors na pinanghihinaan ng loob ngayon dahil ano na, walang income, walang trabaho, at nakita ko rin na ako na lang ang nag-iisang converted na babae, siguro dito sa Cebu City or from Mindanao, ang nagiging active ngayon. Sana, I pray and hope na these weaknesses that we have become our strength to step forward, to move on, upang tayo pong lahat ay makapersevere sa ating pananampalataya dito po sa nag-iisang simbahan na nagsisiwalat ng katotohanan, the only one holy apostolic and Catholic Church. Yan. Amen. Po. Last question po, sis. Bakit magkaiba kaya apelido ni Brother Noe? Siya Dora, ikaw Dora. Yun po, ang kahulugan ng apelido niya, Dora the Explorer. Ang kahulugan naman ng apelido ko, Dura, meaning hard, meaning mighty. Ang ano po dito, ang nagkaroon ng error si Brother Noe Dura, clerical error ng kanyang birth certificate. At saka, magastos din kapag iniayos po ito, it takes time and it takes money na ano ito, i-correct. So, ang totoo at original talaga na spelling lang naman itong iyo. Pero mas maganda na din naman yung apelyido niya dahil very popular, Dora the Explorer. Explorer katulad sa kanya, explorer din siya dahil oh, explorer siya. Oh, no way the explorer. Explorer. Oh. Ano eh? Kaya ganun pala. Oo. Tumugma po talaga sa ano niya, karanasan niya eh, explorer eh. Tapos tingnan mo yung mukha ni Dora the Explorer, ganun din sa mga mukha namin, medyo malapad. Kaya
Ito nga din ang nagsilbing, nag-iisang dahilan kung bakit may similarity kami dahil yung mukha namin medyo malapad-lapad, oh. Oo nga, nakita nga kita carbon copy kayo ni, sabi ko parang magkamukha eh. Pero bakit ganun? Dura siya yung Dora. Ganun. Yun. At saka, at first na alam ako nga sa kanya, ganun nga. Yun po ang identity ko kasi eh. Bago ko po natagpuan itong asawa ko, ano na lang eh, maiden name yung dinala ko eh. Kasi iba yung apelyido ng asawa ko eh. Gakrama yung asawa ko. Gakrama? So, oh yes, Gakrama. The popular is Dura kasi yung popular eh. Kaya yun na lang po ang ginamit ko. Ano naman lang, ano na, ano yan, screen name man lang yan. Screen name. Yes, tama. Kasi doon kung doon ka mas makaka-impact ng tao. Yes po, doon po madaling makilala na ito pa lang Dura. Oh, kahit magkaiba ang spelling, iisa lang ang pinanggalingan. Amen. So, yun po, maraming salamat po sa na-share mong conversion story. Sobrang nakaka-bless, nakaka-inspire. Lalo na yung na-experience mo kay Mama Mary. Sobrang ibang klase. Oo nga, tulad nga ng ang dami ngayong naghihirap na mga ina. Yes. Mm-hmm. Yung mga naghihirap na mga ina, huwag mawalan ng pag-asa, lumapit lang kay Mother Mary because she has the maternal love and care. Tama po. Yun po, magkaiba kasi ang function ng ano eh, santo eh. Yun po ang kauli-hulihang alam ko eh. Kaya natakpuan ko itong si Tinti Ferrer. Naghalungkat kasi ako, brother. Hanggang ngayon, patuloy kasi akong naghalungkat ng mga katotohanan. Kaya nandito po ako sa The Life of the Saints and their identity. Yes. Talagang si St. Vicente Ferrer yung... Di pa siya Pilipino? From Germany siya, di ba? From Germany. Saint Vincent. Yes. Saint Vincent. Yes. Doon siya sa, from Germany, German, from Germany siya. Ano kasi, very effective talaga siya dahil kung, if you follow his instruction, ano talaga, mangyari talaga yung dapat mangyari sa'yo with the will of God. At saka, isang intention lang, isang petition lang, ito po ang, ano eh, ito po ang pinaka-secret. Isang intention lang, wag damihan dahil napaka-sigurista na. Sigurista naman natin. Wag damihan. Isa lang. Kaya natupad talaga. Kasi meron kasi akong project ngayon, brother eh. Project ko ngayon is Cute Bible Study Center. And I asked the intercession of Saint Vicente Ferrer, kahit na ang patron saint ko ay si Saint Padre Pio. But Saint Vicente Ferrer has the great impact dahil nung nag-novena po ako sa kanya, may mga sponsor talaga. Kahit nahihirapan ang mga tao ngayon, may nagbigay talaga. Kahit kunti-kunti lang, yun, nakapagawa na ako ng ano, fencing sa ano, Bible Study Center dito sa Cute Cebu City upang ano eh, mapalago po ang ano, gawain ng Panginoon kahit nasa pandemya tayo. Ito po ang project ko ngayon, brother. Wow. Galing. Pero, galing ito po ay, lote po ito ni Brother Noe. Kay Brother Noe po ito na he gives the full authority. Yes, yun yung chapel niya noon at ako po yung, he gives the full authority upon me. Ako po yung nagmamanage ngayon. Kaya, yun po. Salamat po ako kay San Vicente Ferrer dahil siya po yung intercessor ko to have sponsors of financial materials. Oo nga, putol-putol nga. Sa mga gusto po mag-sponsor, kunin ko pala yung details mo tapos ilalagay ko na lang dito sa baba ng abid. Sa
sa baka pwede, baka meron pong gusto mag-support sa ministry na ginagawa mo, kunin ko po yung details, tapos ilalagay ko po yung sa may comment na lang. Sige po. Ito po yung Cute Bible Study Center with pad. Doon po talaga ito sa nasunugan, brother. Sa mga na... Ito po yung ano po ulit yung cute Bible. Na lupit. O-I-O-T. Q-U-I-O-T. Apo. Yung spelling po niya Q-U-I-O-T. Ito po yung dating kalapit lote sa nasunog naming bahay, pati yung bahay ni Nui nasunog. Ah, so doon. So doon ka na po na yung sa ministry mo ngayon. Ayan. Tapos buti na lang yung kutilya hindi nasunog, brother. Oh. Galing. Hindi nasunog yung kapilya. Mm-mm. Kaya nga, san tinagal-tagal ng panahon, buti na lang, nandito si pandemic, naasikaso ko na po ang kapilya po. Amen. So, yun po, ikunin ko na lang po yung details mo, sis, if ever ko ba kami gusto mag-support sa'yo or sponsor or ano, if anyway gusto mag, tumulong sa ministry. Ilagay ko na lang po yung details sa baba ng video na to later. Sige po, brother. Salamat po, salamat. So, thank you again po ulit, sis, again for this opportunity na binigay mo para... matampo ka po namin dito sa para ma-share mo yung naging conversion mo at makapag-inspire ng maraming tao. Diba? Yes po. Salamat po. At saka hindi ko mabigay lahat pero nandun po sa YouTube channel ko. Yes. Subscribe na lang kayo guys sa YouTube channel sis Aden Dura YouTube channel. Mm-mm. So, thank you again. So, maraming salamat po sa ating lahat at sa iyo, Brother Ryan? Adrian Milan. Maraming salamat po. God is using you as an instrument po talaga. Kayo din po, sis. I mean, ni Brother Noe. So, ano yung YouTube mo? Ano yung YouTube mo, brother? Adrian Milag TV. Ah, ganun po. Okay po. Parang hindi pa ako nakasubscribe. Subscribe na mag-subscribe na po ako mamaya. Mag-subscribe po ako mamaya. Sige po. Ayun, tulungan po kitang mas dumami pa yung subscriber mo sa YouTube channel mo. Sige po, maraming salamat po sa inyo po at saka sa buong pamilya mo po. Keep safe po dyan sa lahat ng mga po. Keep safe po. Mm-mm. Pag-pray ka din namin sa anumang gawain na ginagawa mo. Yes po, marami pong salamat. Let's pray one another po. Yes. Thank you po. Thank you again. Thank you so much po, sis. Thank you so much. God bless.